isa rin ito sa gustong marinig at malaman ng karamihan tungkol sa mga mababaw na deposito kung saan binaon or tinago ng mga Japanese Imperial Army sa ilalim ng lupa. Kaya ano pa bang hinihintay natin, mga katiits? Let's do this! Pinamagatan ko itong gold bar deposit sa bronze wire, Japanese treasure lecture and guide number 49. At para ito sa lahat ng mga kasamahan natin na mahilig mag-explore sa tabing dagat. Kung mapapansin ninyo, nandito sa ginawa kong illustration ang tabing dagat at ang lumang punong kahoy. Napakagandang site ito, mga katiits, lalo na may history ang area ninyo. Pero may dalawang kategorya din ito, mga katiits. Number 1 at number 2. Bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codetrader MMS. Dito lang yan, mga madam at mga sir, para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Maraming salamat sa inyong lahat. Ganon din dito sa Facebook page kong Codetrader Official. Mag-like and follow lang kayo dito sa gilid, mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, umpisa na natin. Ituloy na natin yung sinabi kong may dalawang kategorya ito. Una, pag sinuwerte kayo or sinuwerte kayo, medyo may pagka babaw talaga ito, mga katiits. Base ito sa tinuro sa akin ng mentor ko at ganoon na rin sa mga actual exploration ko. Ang bearing line ito, simula sa target, mamaya sasabihin ko sa inyo. At dito tayo mag-umpisa. Ganito yan, mga katiits. Ang target na ito hindi kalayuan sa mismong lumang punong kahoy, kung saan mapapansin ninyo dito sa ginawa kong example illustration. May dalawang tao na naghukay. Sa paghuhukay nila, may napansin lang sila, mga katiits, dahil hindi kalaliman or hindi masyadong kalaliman, may lumabas na bronze wire or tanso na wire. Ang gagawin nito, mga katiits, kung sakaling maka-encounter kayo ng ganito, sundan lang ninyo ang mismong wire na yan papunta sa ilalim. Kahit gaano man yan kahaba, sundan lang ninyo, mga katiits. Meron at meron talaga kayong matatamaan dyan na deposito. Lalo na't ang pinakaulohang bahagi niya sa taas. Tulad dito sa ginawa kong example illustration na nandito, natagpuan ninyo yan ng 7 feet under. Simula sa taas, natamaan ang parting ito. Ngayon, kung hindi man yan 7 feet under, mga katiits, pwede rin nasa 12 feet or 14 feet. Pag ganitong lalim, napakaswerte niyo, mga katiits, dahil hindi lalayo yan ng 22 feet, matamaan na ninyo ang mismong deposito na nasa kahon ng semento or cement box. O hindi magkalayo dito sa ginawa kong example illustration. Simula sa taas, down lang yan. Mismong dulo ng wire na yan, nakasalpak sa or nakalagay sa simentong kahon na ito. Ngayon, ang gagawin nito, wag na wag ninyong basagin yan sa ilalim.
Yan ang payong kaibigan ko mga ka-teach. Huwag na huwag basagin yan sa ilalim. Dahil kung nilagyan niya ng poison, delikado kayo sa pinakadelikado. Sino man ang magbasag niyan, mamamatay talaga mga ka-teach, lalo na unang makalanghap ng hangin pag nabasag ang kahon na yan. Ang magandang gawin, tulad ng sinabi ko nakaraan, magpauso kayo, bantayan ninyo ang hangin at makikita ninyong usok, huwag kayong magpapabor sa hangin. Sa taas ninyo basagin. Kung hindi man yan nakasimintong kahon mga ka-teach, pwede rin yan na nasa batong malaki na bilog. At ang sukat nito, hindi magkalayo ng singlaki ng balde. At tumago sa kanya ang mismong bronze na yan. Bali, sinalpak siya sa loob mga ka-teach. Simula sa mismong sinalpakan, paakyat sa taas ang mismong bronze wire na yan. Kaya napakaswerte ang grupong makatagpo ng ganitong klaseng deposito dahil nag-uumpisa ito sa 7 feet under, 12 feet under, hanggang 18, hanggang 22 lang yan mga ka-teach. Tipong pang-giveaway talaga ito. Sa unang kategorya natin, subalit ang pinaka-pangalawang kategorya natin, hindi ito matatagpuan mga ka-teach sa lalim na nabanggit kong ito. Lahat yan, ikis yan, wala dyan mga ka-teach. Kung hindi, nasa malalim pa talaga mga ka-teach. At ang wire na yan, nakalagay yan sa mismong chamber na walang laman. Isang halimbawa ulit dito, natamaan ninyo ang chamber na yan or maliit na kuweba, small cave, sa may lalim na 45 feet under. At ang iba pa nga, umaabot yan mga ka-teach ng 60 feet under. Mapapansin agad ninyo yan, ang wire na yan. Dahil pag nasa area na kayo sa ilalim, lalo na't may metal detector kayo, pag-detect ninyo dyan mga ka-teach, tutunog na ang mismong metal detector ninyo sa mismong sahig. Dahil nakauslit lang ang dulo ng wire na yan mga ka-teach. Ngayon, malalaman at malalaman talaga ninyo yan. Susundan na ninyo yan papunta sa ilalim. Pero, may pero ulit mga ka-teach. Sa pagsunod ninyo, ang wire, isang halimbawa dito papunta sa ilalim, may nakuha or may matatagpuan kayong mga bato na sa gilid mismo ng nilatag na wire papunta sa ilalim. Bantayan ninyo ang mga batong iyan mga ka-teach. Alam nyo ba bakit? Lahat ng nilagay na mga sign dyan na nakaukit sa bato, meron at meron talagang mga sign na bantayanan, lalo na't mga warning sign ng trap. Ayan mga ka-teach. Ngayon, pag nasundan na ninyo yan pailalim, ang mahirap lang nito mga ka-teach, biglang naputol at biglang nawala. Yun lang ang mahirap. Dahil nagbabadya na yan, pag down ninyo sa ilalim ng 3 meters, mayroon. Pag down na naman sa ilalim, nawawala. 3 meters, mayroon na naman. Nagbabadya na yan mga ka-teach na medyo or talagang malaking trap ang nilagay sa ilalim or deadly trap na talaga ang nilalagay sa ilalim. Kung poison naman yan, malaki ang area na nilagyan nila ng poison. Subalit, positive yan. Kaya bantayanan talaga ninyong maigi. At pag natumbok na ninyo yan mga ka-teach ang pinaka-ilalim, isang halimbawa ulit dito sa ginawa kong example illustration, ang guhit na ito, ito yung wire na tanso or bronze. Pinakadulo niya, nandito na sa malapad na semento na sobrang laki talaga niyan mga ka-teach. Malaki pa yan sa lamisa. Hindi magkalayo, nandyan na kayo sa mismong deposito na yan. Suma di total, kailangan ninyong basagin or kunin na buo ang mismong malapad na simento na yan.
kasi nakalatag na sa loob ang mga mismong deposito nito mga katiits. Kumbaga naka-arrange na yan. Pero pahirapan talaga ang pagkuha ng ganitong klaseng mga deposito sa ilalim. Lalo na aabot na yan ng 90 feet under to 120 feet under. Hindi talaga magkalayo na nasa ilalim na ito ng tubig dahil malapit lang sa dagat. Yan ang maging problema niyan dahil sa mga water trap. Dagdag mo na rin mga poison trap. Ayan mga katiits. Kaya medyo error talaga or pahirapan kung ganitong klaseng target ang matumbok mo. Lalo na't wala kang sapat na puhunan, kagamitan, idea. Yun mga katiits. Kaya ang habulin natin or hahanapin natin dito lang tayo sa mga mababaw na deposito. Ganito pala ang sistema niyan mga katiits. Kung babasagin ninyo ang malapad na bato na yan at ikumpara natin ito na nasa ilalim kayo, puno yan ng mga bara. Ayan mga katiits. Dito lang tayo mga katiits sa mga mababaw. Ang bearing line pala nito mga katiits, ganito yan. Simula sa punong ito, mag-bearing agad kayo ng 36 degree. Kung wala man sa 36 degree at ang side na ito nakatumbok sa liitan natin, para palagay na lang natin ang bearing na yan papuntang tabing dagat at walang tubig. 36 degree. Kung hindi sa 36 degree, nasa 216 degree. 216 degree. Yan ang mga degree mga katiits na mababaw na deposito. At kung paglukit ninyo sa bearing line degree na yan, wala siyang signal sa 36 degree at 116 degree. Kung makabilong man yan or makaside man sa dalawang binigay kong direksyon, nakabiring ang target ng 45 degree. Ibig sabihin mga katiits, malalim ang deposito niyan dahil nilagay nila sa 45 degree. At sa paglukit ninyo, ang 45 degree ang may signal at itong side nito wala. Huwag na ninyong pagka-interesan niya mga katiits dahil malalim talaga ang depositong yan. Positive kung sa positive. At ang distansya nito simula sa punong kahoy, medyo may pagkalayo-layo ito mga katiits. Aabot ito ng 27 feet or 9 yard. 9 times 3, 27 mga katiits. Tama no, 27. 9 yard. Kung wala yan sa 45 degree, baling kayo dito sa 36 degree or 216 degree. Ito ang mga mababaw na deposito mga katiits, bearing line yan. At ang punong kahoy na ito mga katiits, munti ko na makalimutang sabihin sa inyo, number 1 talaga nito ay talisay. Alam nyo naman ang talisay na puno mga katiits, lalo na at matanda yan sa lugar at may history kung saan nakikita ng mga ninuno ninyo ang mga Japanese Imperial Army noong World War II. Positive ang area na yan mga katiits. Pangalawa ay ipil. Alam niyo ba ang punong kahoy na ipil? Ayan ang pangalawa. At ang pangatlo naman ay baliti. Subalit ang baliti na puno, bihira lang sila maglagay ng depositong may tanso sa ibabaw or wire. Ayan mga katiits. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon, may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katiits.